This accident of my son is probably the most worst experience I ever had since I am here in Switzerland. Especially this happens during his game kung kailan pareho kaming wala ng tatay niya. Kasi nung mga time na yon, yung tatay niya is recovering from hips operation. And ako din ay may konting trangkaso nung time na yun or masama ang pakiramdam. So hindi kami nakasama nung nangyari ang aksidente ito sa kanya. Kaya nagulat na lang kami nung may isang tatay ng kasamahan niya sa team na kumatok sa amin at sinabing puntahan namin si Pao sa ospital dahil doon na daw siya diniretso. Putol talaga yung kanyang buto sa right leg ba yun? O left leg? That was, anyway, 4 years ago. And reminiscing lang, naalala ko lang. Bali yung kanyang tibia bones and fibula bone is talagang putol and kinailangang lagyan ng metal tapos iscrew para madugtong yung mga buto na yun. And ang masama pa, after ng OP niya, nakalabas na siya ng ospital. After 9 days siguro, bumalik siya sa school. Kasi nga marami na siyang na-miss. The first day na pumasok siya sa eskwelahan, nahulog sa hagdan. And yung metal na nilagay sa tuhod niya or dun sa binti niya ay nag-bend. So kinailangan siyang i-rush pabalik ng hospital at i-opera ulit para palitan yung metal. Kasi nga, nag-bend or tawag nun? Basta nag-bend. Nakalibutan ko sa term ng Tagalog. Makulit kasi. Hello, te. Sakit kong sike. Isend ko sa ano sa Viber. Ucho, ucho. Ucho, ucho. Ucho, ucho na. Ucho, ucho. Kago. Sie denkt sie, dachte ich, es wird krank. Noch hatte ich mit dem Fuß besonders nicht aus. Ah, die gelegt mit dem Fuß, brauche ich noch nicht mehr wegen. Sie ist so ein Wetter, ja, ich bitte den Fuß, jetzt hoffe ich nicht. Und schon die Munga Balea, eh? Bakon, pagkaigo, mong si Kisi, inaigo sa kilid. So? Ay, basi, ay, may shun by shun na lang. Ah, what? Min vet att då inte så killet när jag går. Ja. Emong Adidas nga tong kan king kunting. Tus bagay. Ano ko na ginunting gilig gabahan na kong kinabi. Kailangan kita ba? Hindi mo kita kailangan na bakal pag uwi hindi mo ko masakit. Kadlo ka niyo ka. Ay, pag no di force lagi ina ko. Weiß, ich bin so dick am Boden. Habe eine Rooftop, jetzt mach mit Bayer so. Ich so, ich so. Oh mein Gott. Ja, am liebsten die Fälle. Ich hab so Ambulanz, Handsipistole. Kann man sie mir bitte die Kugel? Du musst mal den Salvi fragen, was ich alles gelabert habe. Ich habe sehr viel gelabert, haben sie gesagt. Schon? Ich bin auf dem Feld noch, weil ich bin auf dem Feld versorgt worden. Sie haben gesagt, ich habe gesungen, ich sage auch Kobe. Ich habe angefangen zu singen. Schon? Ich habe die Ärzte beleidigt, aber mich direkt nachher entschuldigt. So. Sie sind doch ein Arschloch, nein, sie, sorry, habe ich nicht so gemeint, immer so. Ich hab mich so kaputt gelacht, als der Salvi da war und dem Mann, was sie mir erzählt haben. Ich soll denken. Peinlich, du. Ich
Ito lang sa ambulance. Ah, malakon. Okay. Uy, dati. Masa hindi lang tanan na tara. Melen? Dolom? Blard. Ah, blard. Higin sarado lang na ako sa mata. Then next try. Hay, yate. Matapit pag-iampong. Sarado lang na ako na. Dahil nga mo nag-ano ko. Nagmangkod ko. Hello? May person dyan. Huwag nagsabat. Taba ko. Yate. Ano mata natubo sa ako nga na? Then, tama ko. Concentrate. Concentrate. Pag straight lang naman mong handball. Halo? Amay nagsabat. Halo? May kibahan ka, Victor, sa sugod o Victor, sa tatanan, sa driver's seat? Ito, may kibahan ka, sa sugod. Then, malakumangkot ko. Tinugit, tama na. Ito sa lapit, rin kita sa hospital. Malakot. Oo. Dahil, taumangin ko ito, ah. Taumangin ikaw pag abot naman ni papi mo? Oo. Kapalak ka, kasala ka. O, tapos, ako na, Lindra. O, pagpagapit ni Roland. Oh, Roland, hoy. No? Sigla nga, ano? Kay Roland, ra. Mas pala ko ito. Tapos, iging ansan ako ni mong iging buo na ko ng tabon ito mong sike. Nay, mama. Tabuni. Hindi ko magtanaw. Mami mo. Hindi ko magtanaw ko sike. Tabunan niyo man ako. Sigok ba? Basta, gabi na tapo ka at waka. Gabi na umang. Sontay. Sontay. Okay. Daw mangiman ni ko. Ay, tapos pagkabot ni mo yung sa ospital, manood buhay kami sa ospital bago kami nagabot. Una ko sa inyo, hay? Una ka. Abot kami itong ka sa ano, sa Notfall Zimmer. Ay, hindi naman ko ka. Sabi ko sa'yo. Ako, bigil naman sa pasir. Pingretch, rola lang. Nakabi kong gotek lagi. Gisaya, ah? Ano ba sa scratch? Tumba. Kinitin ka tumba ko? Sipa. Sipa. Dahil naligid ko. Gusto ko matindog. Kamanda, takli akong sige, oh. Kamal ko, yaw, ay, di rin ko, ay. Naigo pag pagtumba ni mo naigo pag ikat si kaya ibang una iturong ko sa lalo mag kuso ko matindog mo na takli ako si kaya yung 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 tapos pag pagligid ni mo nagkapit tayo ng mga oo naghamala ko ng ambulance wasak ko si kaya wasak tapos sino na ko nagkapit na referee oo ay ang mga player ron eh pero wag din sila nag-react. Nag-act lang sila sa akon, nagtaway tubig, ginabutan ng ice spray. Wag din sila nagpabutan mo lang. Ang malakon. Wasak akong sike. Tawag ninyo ang ambulance. Pero wag ka nagtangis. Wag. Makakamal ko. Yan pa ako ng referee. Yan ba yun? Pero hindi ko malakon. Sorry, I did. Wala akong. I did cause nito soap mine. Ito, dito yung pangalawang pagkakataon na na-ospital siya ulit after nung nahulog siya sa hagdan dun sa school. He was very devastated kasi nga it's another 1 week na naman. And he was, I think, 3 days sa ospital, longer than the first time. And he was very devastated kasi hahaba yung recovery niya. And lalong lumaki yung hiwa dun sa binti niya, naturally, kasi hinabaan yung metal na pinalit. And talagang takaw aksidente siya even before. Ang dami niya nang na-experience na aksidente actually. Meron din siyang malaking sugat sa braso. Pero so far, ito yung talagang aksidente niya na talagang nawindang kaming lahat. And to think na pareho kaming wala ng tatay nung mangyari ang aksidente na yun sa laro niya, sa field, sa soccer. Pero ngayon, it will be 4 years na this coming November ba nangyari yun? Yeah, that was November 2017 nang mangyari ang aksidente na yun. Parang wala lang. Talagang totally healed na siya after pa nga nung natanggal or habang nandun pa yung metal sa loob, hindi pa natatanggal. Naglaro na siya ng soccer ulit.
Pero nung totally healed na siya, kasi nga nag-umpisa na siyang mag-aral sa college, nag-quit na rin siya ng soccer kasi sabi niya mag-focus muna siya sa pag-aaral. Iba talaga pag dito sa ibang bansa, no? High-tech talaga sila. Siguro kung sa Pilipinas ito nangyari, I don't know, baka isa na siyang invalid, inutil, kumbaga. Ito yung tinanggal na metal sa kanyang binte. Dahil ito nga yung nag-bend. Ano nga ba yung bend sa Tagalog ulit? Paki-comment naman sa baba. Ang dami ko nang nalilimutan na words. Ito, nagte-therapy na siya sa binti niya ng mga time na to. Ayan, pareho sila ng tatay na nakasaklay.